Kumusta na mga kaibigan? Welcome to my channel. Ito na mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ay ang natapos na 4 weeks lockdown. Dito sa amin, sa New Zealand, nag-extend kami ng another 2 weeks lockdown. Pero bumaba from level 4 to level 3. Lockdown pa rin, wala naman ganong pinagbago, ganon pa rin. So pag-usapan natin. Sa loob ng 4 weeks, ang namimili, asawa ko, binibigay na lang niya yung resibo. So, tuwing matatanggap ko, 300 ang kanyang naipapamili sa loob ng isang linggo. Mahal, di po ba? So, dapat, sa isang family, isa lang daw ang pumupunta sa shopping mall o sa grocery para makuha yung mga essential needs para sa bahay. So, this time, para masagot ko yung katanungan na bakit ang mahal ng bilihin, bakit ang laki ng budget ng asawa ko sa loob ng isang linggo, sumama ako. Ito naging resulta. Tignan natin. Gahanda na sila for level 3. Kaya pinapasok sila ng bubble system. So, ganito po ang nangyayari ngayon. Really, distancing. Pinapatupad namin ang distancing dito. Ito po, itong nakikita nyo. Ito po yung distancing mark. Kailangan sumunod ka. Tatapad ka lang dyan. Ganon. Kahit nag-uusap yung dalawa pero malayo ang distansya, di ba? Ah, ganun. Ito, isa-isa ang pasok. Ngayon lang muli ako nakapasok ng supermarket. Grocery. Pero for 4 weeks, binigay ko sa asawa ko yung pamimili. So nagtataka ako, ito yung bibigay niya, resibo. Ang mahal. Ang mahal talaga. Sabi ko, hindi nakakatulong to. Kasi ako lang ang nagtatrabaho eh. Tapos yung presyo ng mga bilihin ang mahal. So, ngayon, sumama ako para makita ko bakit ganun kalaki o kataas ang presyo ng bilihin. So, nakita ko, napakataas. Yung ibang shop sarado, ito lang ang bukas. Alaki na ang advantage nila. Halos lahat ng tao sa kanila namimili. Busan talaga ang paninda dito. Napakaswerte nila. Sila ang bukas. Yung iba sarado. Kasi wala ka talaga mapagpipilian. Wala kang ibang mapupuntahan. Ito lang ang bukas na shop. Kaya lahat ng tao dito pumupunta. Which is, sinasamantala nila. Kaya ang laki talaga ng benta nila. Wala eh. Kaysa sa hindi ka mamili, ito lang naman ang bukas. Kahit mataas ang presyo, papatulan mo. Dahil ito lang ang bukas. Ang mahal. Biglang tumaas ang bilihin dito sa grocery. Ang mahal talaga. Sabi ko, hindi nakakatulong to. Kasi ako lang ang nagtatrabaho eh. Tapos yung presyo ng mga bilihin ang mahal. Grabe eh. Kailan kaya matatapos tong COVID na to? Gabi. Hindi. Tapos wala naman tayo natatanggap na na relief goods. Mahal nila eh. Si Jacob. Si James Marshall. Aprido nila? Hindi, si James Marshall. Electrician. Ah, akala ko. Ganda ng bahay niya doon, sa taas ng bundok. Yung dito niyang bahay, pinaupahan niya. Dati doon siya nakatira, dinilibira mo ng malaking fridge. Tapos, ano,
itong warehouse na to, sarado to. May mga essential goods din sila pero pinasara. So, swerte ng New World. Grabe. Ang mahal. Grabe. Super expensive. Way too expensive. Tapos, iiba, may trabaho. Yung may trabaho sa pamilya, nagsasuffer siya kasi ang mahal po ng mga bilihin. Totoo to. I'm telling the truth. Biglang tumaas ang bilihin dito sa grocery. Konti lang pinamili namin. Bakit? Mahal kasi ng pan-mahal eh. Ayan. Marami pa, mas marami kami dalambag kaysa sa pinamili. Konti lang pinamili. Ang dami dog. Kumuha ka ulit ng bigas? Oo, para. Bakit sa bigas eh. Sa itlog. Itlog to, dalawa-dalawa ng dalawa. Ilan ba mahilig sa itlog? Hoy, excuse me. Video pala. Itlog ng ina mo. Mo yan. Lana!